Ayun, kompleto mga boss ang kulay. Maganda yung ink charge. Hey, magandang araw mga boss. Ngayong araw na ito, mag-unboxing tayo ng Epson L121. Ayan. Ngayon, bago natin i-unbox, then tetestin natin siyempre mga boss. Papakita ko lang yung mga bagong labas ng Epson na L-series. Ito, L121. Ito nga po yung ating unbox ngayon. And testing, L1210, L1250, L1300, L3210, parang mga Nokia dati ng mga boss na cellphone nila. Yung model, L3250, L3256, L4260, L5290, L6260, L6270, L6290, L6460, L6490, L3550, L3556, L1415-0, at L1515-0. Yan mga boss, sa lahat sa mga ito, nag-iisa lang yung walang ano scanner o pwedeng pang scan and xerox. Ito nga pong L121 for printing lang po talaga siya, for document printing lang po ito, documents printing. Gagawin lang natin ulit ng paraan tulad ng sa Epson L120 na gagamitan ng software, or yung magda-download tayo ng drivers ng ano ng Epson L110 or Epson L210. Okay, buksan na natin. Okay, gamit ang gunting. Okay, isa-isahin natin mga boss ang laman. Meron siyang holder ng paper tray, then paper tray, USB cable, power cable, apat na genuine ink, CMYK mga boss. Siyempre yung kanyang disk, software disk, at manual mga boss. At siyempre ang mismong printer, Epson L121. Isang ikot muna tayo mga boss. Ayan. Ayan, sa mga nagtatanong or magtatanong pa lang, itong Epson L121, wala po itong pinagkaiba sa Epson L120. Itong Epson L121, maliban sa dalawa, ito po yung kanyang pangalan na dati ay Epson L120, ngayon na Epson L121 na. And then yung kanyang kaha mga boss, ayan. Mapapansin nyo naman, kahit itabi nyo dito yung Epson, ano, dating Epson L120 sa Epson L121, makikita nyo yung pagkakaiba. And then tanggalin na natin itong mga tape nya, mga pinakasil nya mga boss. Ayan, bagong-bago. Punta sa ating head. Ito sa paper tray. Meron pa ito sa ilalim. Ay, wala na. Hindi tulad ng ibang printer na may mga scanner mga boss. Okay, tatlo lang. Sa dito, papuntang print head, at saka dito sa paper tray. Okay, ilalim muna natin itong paper tray, at saka yung kanyang holder. Dito lang mga boss. Yan. Ito sa likod. Check natin sa legal size or letter size. Ikabit na natin ang power cable niya at ang USB cable dito. Sa likod ang power cable. Ayan mga boss. USB cable, itong pakudrado ay dito mga boss sa tabihan. At syempre, ilalagay na natin itong mga genuine ink niya mga boss. Ayan, tanggalin lang natin ang kanyang mga taklob. Ayan, CMYK. Ayan, nasalin na natin mga boss. May kahit-kahit pa. Ayan, bago ang lahat na isaksak natin at i-on natin ito mga boss. Download muna tayo ng drivers ng Epson L110.
64 bit ako mga boss. Ayun, nasa baba na. Okay, magagamit natin yung mamaya. Kaya pala, sinaksak ko na siya sa USB extension cable papunta sa ano, USB port ng ating computer. Ayan, connected na siya doon. Then, itong power cable, saksak na natin sa outlet. Medyo madumi lang. Ayan. And then, i-on na natin siya mga boss. Yo. Ayun, tumunog sa computer, na-detect na agad mga boss. Buksan natin, siya. Pwede nyo naman itong hindi buksan. Baka maging madisgrasya pa yung printhead. Kaya i-ano na lang natin siya. Ibaba. Wait lang natin ito umilaw, itong orange mga boss. Ayan, umilaw na mga boss yung kulay orange, tumigil na parehas yung naka-steady lang yung LED lights ng green and orange. Hold press lang natin ito mga boss hanggang sa mawala yung orange. Ayan, hold press, then bitaw, magiging charge na yan mga boss. Orasan natin, stopwatch tayo mga boss. It may takes 20 to 30 minutes, minsan naabot daw ng 1 hour. Diyan natin makikita sa stopwatch mamaya. Okay, wait lang. Okay mga boss, tapos na. 20 minutes lang yung naging in charging niya mga boss. Ayan, hindi na siya maabot ng 30 or sabi nila ng iba 1 hour. Ayun nga, bukod nga pala doon sa pinatakiba na to sa Epson L120 ay yung kanyang driver siyempre. Dating Epson L120, ngayon Epson L121 na rin yung kanya i-download or yung nasa disk. Pero ang gagamitin natin ay itong Epson L110. Okay, install na natin. Run as administrator. Set as default printer or hindi. Pero sa akin, default. Kasi bagong printer ko, papalitan ko na yung dati kong Epson L120. Barado na yung yung kanyang printhead. Okay, hintayin lang natin ito matapos. Kapag ganito, manual natin. Mahula tayo dito sa tatlong USB nito. Try natin ito una. Ayun, successfully configure niya. Then punta tayo sa printer settings, system settings. Itong Epson L120 yung walang nakalagay na offline. Click, then manage, then printer properties. Punta tayo dito sa advanced, then driver. Click natin to. Ayan, hanapin natin yung Epson L110. Itong Epson L210 pwede rin to mga boss. Dito na lang tayo sa L110, then apply and okay. Ayan, pwede na tayo mag test print. Ayan na. Natin ito ng alalo. Nagkapak na. Okay, then pag gusto natin ma-check yung lahat ng kulay, bunta tayo dito sa printing preferences, maintenance, and then nozzle check. Pop up print. Okay, wait natin ulit. Ayun, kompleto mga boss ang kulay. Maganda yung ink charging natin. Yung ink charge. Ayun. Black, yellow, magenta, and cyan. Okay na po mga boss. Ngayon ko lang napansin. Ayan, kung mapapansin nyo din, Epson L120 yung ating na-detect na naka-online. Kaya masasabi natin wala talaga siyang pinagkaiba doon sa Epson L120, itong Epson L121. Ayan o. Doon tayo nag-print. Hindi ko napansin kanina. 120 nga pala yung hindi 121. And then, kaya nga yun nga, gumamit tayo ng nitong drivers ng Epson L110. Ay para sa makuha yung full potential and high quality print settings na nitong Epson L121 para makapag-print tayo ng mga picture or pang-business natin mga boss. Yun lang. Yan, okay naman siya mag-print mga boss. Okay din yung naging in-charge natin.
Ito, sigurado naman ang Epson high quality talaga. Matagal bago masira. Yung aking last na L120, 6 na taon siya bago bumigay yung printhead. Yun lang naman kadalasan yung printhead ang nagiging problema, mga boss. Okay, hanggang dito natin video. Sana may natutunan kayo kung paano mag in charge nito. Yun lang naman ang isa sa mahirap, mag in charge. And then sa mga gustong makabili nitong ganitong printer, lalagay ko na lang yung link sa description, mga boss. I-click nyo na lang sa mga gustong makita yung store nila at makita yung product nila. Mga Epson printers, meron po sila, mga boss. Brand new talaga at may warranty, may OR pa. OR or sales invoice. Sales invoice pala, mga boss. Ayun. And then don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us. Wow! Amazing!